sagip ka pamilya, alam mo na, yung laging mga pag-abot ng tulong, di ba? Nandiyan tayo, di ba? Yes, oo. Kaya kasama natin, parang on-site na nga agad, etong head ng ating ABS-CBN News Public Service Unit, si Kuya Boots, Sir Domingo Sayong. Kuya Boots, good morning. Saan po kayo ngayon, sir? Good morning po, Sir Danny, Mamerica. At sa ating mga televiewers po. Nandito po ako ngayon sa Barangay Puro Island ng Kawayan, Ilocosur. Opo, Ilocosur na po ako. Nakababa na ako, Sir Danny, from Abra. Kasi nagre-regroup tayo dito. Nagre-regroup tayo dito sa area kasi yung hub natin ay nandito sa St. Paul College. Dito yung naka-imbak yung ating mga stocks. Tapos kumukuha kami dito, umakit kami sa Abra. Para po maghatid po ng tulong po para doon sa mga lugar na apektado po ng lindol. At least, di ba, yung unang araw kasi, di ba, dumating ka agad dyan si DSWD Secretary Erwin Pupo, dati nating kasama. So, may mga pag-uugnayan pa yung mga ginawa din sa office ng DSWD para din doon sa pamamahagi. Marami sigurado ang nabigyan ng konting ayuda, di ba, sa mga kababayan natin na apektuhan. Yung doon sa regarding doon sa DSWD, tayo po ang sagip kapamilya ay nakikipag-coordinate po talaga sa kanila sa DSWD, MSWDO para hindi po dumudoble po yung mga binibigyan nating apektadong pamilya. Kasi kung dito nabigyan na ng DSWD, lumilipat din tayo sa ibang lugar na hindi pa naabot din nila. Tapos parang ano lang, anong tawag ito? Once na saturate na natin, binabalikan natin yung barangay din po. Na kailangan din po ng tulong na nabigyan una ng DSWD po. Oo, kasi ang nagdi-dictate po sa atin, Ma'am Rica, Sir Danny, ang nagdi-dictate sa atin ng location at yung identification ng area kung sino yung mas marami ang apektado ay yung local government unit. Yun yung municipal social worker po. Opo. Minsan po yung DRRMO po, yung municipal, yung kanilang risk reduction management group yung nag-identify din po. Katuwang natin po yun sa pag-distribute, sir. Paano, sir, nangyayari yung distribution po natin, Kuya Boots? Kayo po yung pumupunta sa mga areas na sinasabi ng LGU or ibinibigay po ba natin sa kanila yung relief and it's up to them to give it out? So far, ano, ma'am, ang ginagawa po natin ay pag na-identify po yung area, pag na-identify po natin yung area with the LGU, tayo po mismo yung naghahatid ng tulong doon sa barangay na apektado at dinidistribute natin yun isa-isa para po sigurado tayo na nakakarating at katuwang din naman natin po yung local government. Kasi hindi tayo sanay na tini-turn over. Usually talaga, regular talaga natin na once na-identify, gaano kalayo yun, gaano kahirap puntahan, tayo talaga po ang nagdadala po papunta doon ng mga relief goods na sa ilan na po yung mga natulungan natin, Kuya Boots? Nakailang pamilya na po tayo na natulungan? Opo. Hindi yata masyadong umaano yung signal. May delay? So far, ako, Kuya Boots, tignan, medyo buminitaw po yung signal ko po. yung anong tawag ito, umabot na po kami ng ano, sa Abra po ay naka-distribute tayo sa bayan ng Tayum at saka sa bayan ng Lagangilang, yung binanggit po ni Sir Danny. Ni Sir Danny, yun po yung ano, yun po yung napuntahan na po natin. Sa susunod na mga araw po, bukas, lilipat naman tayo ng Bukay Abra. Bukay Abra po yung target natin. Tapos may isang grupo din po tayo from Sagit Kapamilya na nagdi-distribute dito sa Ilocos Sur. Sir Danny. Okay. Kuya Buds, gusto ko lang itanong ha, yung ibig sabihin, ano yung mga goods na pinamamahagi natin? Tapos, let's say, ano ba yan? Food packs ba yan? O pati may mga, let's say, lumang mga kapdamit or whatever, pati mga kulambo or whatever pa na ibang mga gamit sa bahay. At saka, hindi ba tayo kakapusin sa supply? So far, ang pinamimigay po natin talaga, Sir Danny, ay yung 5 kilo rice at saka dilata. Yun po yung dala natin lagi. May assorted na canned goods ang binibigay natin bawat pamilya po na apektado. Sa supply naman po, nagre-replenish po sa atin po yung sagip kapamilya, yung ating ABS-CBN Foundation, dito po sa St. Paul. Pag paubos na kami, nagdadala po sila as per assessment pa rin po.
tayo po yung nagre-recommend kung ilang pang kailangan natin, ilan pa yung hindi pa napupuntahan, ilan pa po yung pamilya sa Abra area, ilan ang area sa Ilocos Sur. At dito susunod na mga araw, papasok na rin po tayo ng Mountain Province kasi mayroon na kaming nakuhang report from Bauco area. Mukhang yun na po yung susunod po nating pupuntahan po, Sir Danny. Kuya Boots, kumusta po yung mga ano natin, yung kalagayan po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga matatanda? Sorry, hindi. Oo nga po, baka may delay. Kumustahin ko lang po. Kumusta na po yung kalagayan nila? Opo. Yung kalagayan po. Ano assessment mo? Yung mga lalo na yung senior. Oh. Yung unang araw, yung Domingo siya ng 27, pagka kinagabihan po, nag-move na po tayo sa area po ng Abra. Bali na kapag distribute tayo the following day, pagka umagahan, nakita namin po yung sitwasyon. Noong time, mga pa-after lang, nagka-camp out yung mga tao. Nasa gilid ng bahay nila, may tent. Yung iba dun sa plaza, kasi yung sa plaza na nadatnan namin, ay meron mga senior citizen na nandoon. Mas sinecure nila yung senior citizen, mga bata, para doon, para once na yung bahay nila ay magiba, hindi tatamaan ng mga debris. Yun yung mga reason din talaga. Kasi walang naging evacuation center dito sa area ng Tayum at saka Lagangilang. Ang kanila nagka-camp out sa labas, sa gilid ng bahay nila or lumalayo ng konti doon sa bahay nila. So far, yung mga lola po natin talaga po yung pre-prioritize at saka yung mga bata na ilayo doon sa infrastructure o mga bahay po nila po. Ma'am Rica. Pagdating po, Kuya Bud, sa pagkain, kasi may mga report din po kami natanggap na may ilang barangay, kulang po yung pagkain na nabibigay sa kanila. May binibigay po ba tayong hot meals? So far, wala na po tayong hot meals na pinamimigay. Mostly relief ano na talaga po. Bigas at dilata lang po talaga. O package na po. Para sila na rin din. Kasi actually, yung spirit ng bayanihan na kinasaksihan din natin dito, yung magkakapit bahay, nagsishare ng gulay, nagsishare ng gano'n. Pero naka-camp out yun. Yun po yung nakita din natin na anong tawag ito, na minsan na pinagsasama-sama nila or nagluluto na marami yung kabila, sinishare yung kabila. Yun po yun. Pero tayo, bigas at dilata po talaga yung pinamimigay po natin. At yung po mga naghahanap po, Kuya Boots, meron po ba lumalapit sa inyo naghahanap ng mga magagamit nilang tulugan, trapal, kahit trapal na lang daw po, yung iba po na walang mga tent talaga na gustong sa labas lang ng bahay nila magbantay? Meron mga lumapit sa atin, pero at least ito yung unang in-address din ng DSWD. Nagdala sila ng mga trapal po dito. Nakita natin yung distributions nila. Halos yun po yung nakita namin na yung dumating po yung DSWD dito, may dala po mga trapal. Kasi ito po yung nakita nila, nagka-camp out talaga. Hindi po dun sa, o gilid lang ng, naglalagay po ng mga trapal po sa gilid ng bahay. I see. Kamusta ba ang panahon dyan, Kuya Buds? Ano ba, maulan ba? At meron di ba tayong pinapamahaging gamot sa mga, let's say, nagkakasakit dahil hindi pa rin tapos itong COVID? COVID? Dito yung panahon po ngayon, Sir Danny, okay naman po. Medyo thankful lang talaga tayo na hindi umuulan. Kasi kawawa po yung mga kapamilya po natin pag umulan. Kasi nagka-camp out sila paggabi. Pag umaga, nandun lang sila sa ano. Yun po yung ano. In terms of sa mga gamot po, hindi po tayo pa ngayon. Sa ngayon, yun ang second step natin. I-assess natin kung ano yung mga needs ng mga medicines. Kung meron po, nag-o-augment po tayo sa rural health units ng bawat lugar na napupuntahan po natin, Sir Danny. Kasi hindi tayo talaga makakapagbigay kasi kailangan din ng prescription ng tamang gamot na ibibigay po natin doon sa mga kapamilya natin na nangangailangan po. Yung tubig inumin, Kuya Boots? Tubig inumin, doon sa area naman ng Abra, okay naman po yung inumin po nila. Oo. Pero ngayon, dito sa kinatatayuan ko, dito ito po yung barangay na ito yung mga balon nila dito. Parang naglabasan ng ano, parang nag-fountain. Naglabasan po yung putik doon sa balon. Umangat. Ito po yung, lumabas po talaga yung putik dun sa balon.
dito sa Barangay Puro po ito. Ito yung kinuntahan po namin na which is ano din, yung tubig. Nagdala rin tayo ngayon, may dala tayong tubig para din sa kanila para maka-augment naman tayo maski pa paano po. Kasi yun po yung mga nabanggit po ng Kapitan. Opo, naalala ko po dati may kinikwento din po si Sir Peter, Kuya Boots, no, na ang ABS-CBN nagpagawa tayo ng parang mobile paliguan. Pero mahihirapan po tayo na mahihirapan po ba tayo yung nadalhin papunta ng Ilocos Sur bilang ibabiyahe talaga natin? Medyo mahirap yung ano, mahirap yung in terms of yung meron tayo noon na ano paliguan natin. Pero pag ganito kalalayo, hindi natin ina-advise kasi 10-wheeler truck kasi yun, tapos tinatanggal natin sa ano, tinatanggal natin from the truck. Iniiwan kasi natin yun. So for dito, kasi island dito, Ma'am Rica, medyo mahirapan po tayo magdala. Pero marami naman pong ginagawa ng paraan po yung barangay at ang local government po ng Kawayan dito sa area po nila. Opo. Talagang effort pala dalhin yung truck na yun, Kuya Boots. Effort po. May effort pa talaga po. Pero once na mga malakihan talaga yung mga gera, na maraming po talaga yung mga evacuees, dun po natin kinakasa po yung mga ganun. Opo. Opo. So, sa ngayon, tubig inumin dyan po sa kinalalagyan ninyo, yun po yung isa sa mga matinding pangangailangan ng ating mga kapamilya. Opo. Wala naman na pong iba. Hindi naman na po sila nagre-request ng anything more. Kumusta po ang kuryente, ilaw? Ilaw tsaka ano? Ano so po nila? So yung... Signal? Yung internet po nila dito sa mga on-downs na naririnig natin ng Amerika. Internet medyo mabagal. Sorry. Mabagal. Oh, sorry, Sir Danny, Mamika. Mabagal talaga yung internet. Yung in terms of ano po dito, yung ilaw may kuryente po sila. Yung sinasabi niyo po kanina na merong ano pang pangailangan, on grounds ang lagi natin naririnig. Pagkain at saka materials sa repair ng bahay. Materials. Usually ang ano dito parang simento nga, Sir Danny, kasi crack ang kanilang flooring, crack yung kanilang dingding. Yun yung nakikita natin na on ground. Mga bitak-bitak kailangan maayos, no? Structurally defective. Kaya mo yung structurally, partner. Structurally defective. Tongue twister eh. Structurally defective yun. Kuya Boots, last na lang po bago ka po namin bitawan. Sige po. Kasi alam naman po natin, ang daming mga affected, di ba? Dahil ngayong structurally defective na yan. Hindi lamang po yung mga public buildings. Siyempre yung mga private, private na mga bahay, pribadong bahay, kailangan din po ng assessment. Kailangan siyempre karagdagang manpower yan. Meron po ba tayong sinasamang mga engineer? At least kahit parang tumulong lang isang quick tingin sa mga bahay-bahay na pwede nilang mapayuhan yung may-ari. Yung narinig natin dito, yung kausap ko, yung mga areas din na napuntahan natin, may by schedule yung pagpunta ng kanilang local engineer to check. Kasi usually dito, ang napansin namin talaga, yung classification ng bahay, pagbato, yun ang visible na may sira. Pero yung kahoy po, wala talaga, parang sumayaw lang din po yung binabanggit sa amin. Sumayaw po lang daw yung bahay nila, pero hindi po nasira. Yung mga... light materials, hindi po talaga, wala kami nakitang malaki ang sira. Ang kadalasan namin nakikita are talaga yung may cemento talaga po. Yun yung sabi nga ni Sir Danny, yung structurally ano talaga. Structural. Opo, structural talaga po. Yung visible na nakikita natin para po dun sa mga kabahayan po talaga na actually as per assessment, dahil dun sa mga LGUs, tama kanina yung sinasabi ni Secretary Palad na priority nila yung mga nandun sa poblasyon. Like yung mga market, groceries, yun yung mga una namin nakita eh. Yun yung mga ni-inspect. Mga fast food chain, yun yung mga una. Tapos bahay-bahay na po sila by schedule po yung assessment. Akalain mo yun, Kuya Boots, na yun pa palang mga light materials yung mag-withstand, ano? Opo, totoo po. Sa totoo yan. Mas may nakita kaming...
nakita kami po na well, parang walang nangyari doon sa isang buong barangay. Yung isa, yung medyo may semento bahay, yun po yung nakita natin na mayroon malaking damage. Opo. Ano ba ang ano sa inyo dyan, Pads? Ano ba ang mandato sa inyo dyan? Hanggang kailan daw yung team natin dyan? Kasi sabi mo, bukas babalik na naman kayong Abra. Opo. Araw-araw po ito hanggang masaturate po natin po yung mga apektado natin, mga kapamilya po. Kasi ngayon, Sir Danny, nagdadatingan na rin sa talaga yung reports kung nasaan yung may medyo mga massive yung mga apektadong munisipyo po. Opo. Kaya po, wala po itong, hindi pa po kami magsasara at tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong po natin, Sir Danny. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Ang pagtulog, natutulog pa ba kayo, Kuya Bud? Magpahinga din po kayo. Nung unang araw, wala talagang tulugan kasi po yung aftershock. Kasi nasa Abra kami that time. Sobrang naramdaman nyo ba? Naramdaman nyo yung aftershock? Oo po. Kasi pasalbo nga namin, pagdating po namin agad po ng Banggid. Ano agad eh? Parang 4.1 o 5.1 agad yung aftershock namin sa area. Opo. Kaya saan kayo natulog? Hotel? Meron kayo para? Yung naghahanap kami, Sir Danny, talaga ng mga motel lang na maliliit. Kasi pag hotel na matalaki, medyo may kaba din yung grupo. Kaya naghahanap din kami kasi marami kami dala din, Sir Danny. Tinitingnan din namin yung place kung saan namin may ilalagak na safe yung truck natin, yung ating mga relief goods, yung mga ganun. Plus pa yung team. Kaya security naman. Pati yung team po natin. Oo. Ayan. Ano po yan, no? Yung serbisyong kapamilya, hindi talaga tumitigil hanggat merong nangangailangan, andyan po talaga kayo, Kuya Buds. Salamat po sa serbisyo ninyo. Huwag po kayo mapagod. Ang hirap salamat po yung gawa ninyo. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Salamat din po, Sir Danny and Ma'am Rica. Maganda umaga po sa inyong lahat.